Laking gulat ng bata nang bumili pala ng mga paninda niya at nagpapanggap na si Santa Claus ay ang tunay niyang ama. Pero bakit kaya hindi siya nito maalala? Magandang araw, bibili sana ako nitong kulay orange na to. Ano ba yan? Tanong nga ni Eric kay Missy. Kwek-kwek po yan! Natatawang sagot nga ng bata. Aba, bakit pinagtatawanan mo ko? Pabirong sabi naman ni Eric. Eh kasi po hindi nyo alam kung anong kwek-kwek eh. Mayaman ka po ba? Inosenteng tanong nga ni Missy. Alam mo parang nakakain na ako niyan eh pero hindi ko masyadong maalala. Itlog po yan na may pampalasa at pangkulay kaya naging orange. Bili na po kayo sir para may pambili kami ng pagkain at ng gamot ko. Nagilaw na sad pa nga ng batang si Missy. Napukaw naman ang damdamin ni Eric. Saan narinig? May sakit ka? Tumango naman ang bata. Opo eh. Hindi naman po malala pero sakitin po kasi ako. Madalas po ako nagkakaroon ng ubo, sipon at allergies. Sabi po ng doktor, mahina daw po ang resistensya ko. Biglang nalungkot si Missy habang nagkukwento. Kitang-kita yun ni Eric kaya't naisipan nga niyang pasayahin ang bata. Naku, huwag ka nang malungkot. Ang cute-cute mo pa naman, teka, ano nga palang pangalan mo? Missy po, magalang na sabi nga ng bata. Eh kayo po, anong pangalan niyo, sir? Naku, huwag mo na akong tawaging sir. Ako si Santa Claus, at pagbibigyan ko yung wish mo. Ganto na lang, bibilhin ko lahat ng tinda mo, para mabili mo ang mga gusto mong bilhin, okay ba yun? Masayang tanong nga ni Eric kay Missy. Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Missy. Talaga po? Oo naman, Missy. Santa Claus nga, di ba? Ibalot mo ng lahat yan. Gusto mo ba na tulungan kita? Sige po, medyo marami nga po to eh. Nagkukwentuhan ang dalawa habang ibinabalot nga ang mga pagkain pinakyaw ni Eric. Pagkatapos silang magbalot, ay inabot nga ni Eric ang 5 piraso ng tigi 1,000 piso. Halos manlaki nga ang mata ni Missy. Hala, bayad po yan? Gulat nga na gulat ang babae. Oo, para may pambili ka na ng pagkain at gamot, pati na rin ng laruan. Hindi nga napigilan ni Missy ang maiyak. Hindi naman siya nakakabili ng laruan at bihira din siyang makakain ng masarap. O, bakit ka umiiyak? Nag-alalang tanong pa nga ni Eric na napalingon-lingon pa nga sa paligid. Nag-alala nga siya na baka akalain nga ng mga tao na pinaiyak niya ito. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganyan karaming pera. Malaking tulong po yan sa amin. Maraming salamat po, Santa Claus, ha? Pagkasabi nun ay niyakap nga ni Missy si Eric. Hindi may paliwanag ni Eric ang kanyang nararamdaman. Habang yakap nga siya ng bata na ngayon lamang niya nakita, niyakap din ni Eric ang bata at nagbitiw nga lamang sila nang magsalita nga si Tessie. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Anak ng bilyonaryong negosyante si Eric. Solo siyang pinalaki ng kanyang ina at solo rin itong pinalago ang kanilang negosyo. Istrikto at matapobre ang matandang ito. Si Cathy naman ay anak ng mag-asawang nagtitinda ng kwek-kwek sa kanilang probinsya. Sa kasamaang palad ay pumanaw nga ang mga ito kaya't hindi man lamang nakapagtapos ng high school si Cathy. Solong anak din ito at walang malapit na kamag-anak kaya itinaguyod nga niya na mag-isang sarili. Nagkakilala sila nang minsang napadpad nga si Eric sa lugar nila, Cathy. Dapit hapon na nga noon at hinahanap ni Eric ang kahanan ng isang dating kaibigan. Biglang nasira ang GPS ng kanyang sakyan kaya't nagpa siya nga siyang magtanong ng direksyon sa isang babaeng nagtitinda ng kwek-kwek sa tabing daan, si Cathy. Tila na love at first sight pa nga sila sa isa't isa. Nagkwentuhan pa nga sila sandali bago tuluyang umalis si Eric. Simula ng araw na yun ay lagi na nga bumabalik si Eric sa lugar nila, Cathy. Madalas siyang bumili ng mga tinda ni Cathy lalo na ang kwek-kwek. Nahulog na nga rin ang loob nila sa isa't isa at hindi nagtagal ay naging magnobyo nga sila. Makalipas lamang ang ilang buwan simula nang sagutin nga ni Cathy si Eric ay ikinasal nga sila at bumuo sila ng sariling pamilya. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Missy. Mahal na mahal ng mag-asawa si Missy at lahat ay gagawin nila para mapaganda ang kinabukasan nito. Isang araw ay dumating nga ang isang trahedya sa kanilang pamilya. Isang trahedya na susubok sa tibay ng kanilang pananalig at pagmamahal sa isa't isa. Nasa kwarto si Cathy noon nang nagmamadali nga siyang tinawag ng kanilang kasambahay.
Ma'am, may tumatawag po sa inyo sa landline natin. Ninenerbiyos pa nga na sabi ng kasambahay nila Cathy. Sino daw yun, manang? Bakit sa landline? Bakit hindi siya sa cellphone tumawag? Nagtatakang tanong pa nga ni Cathy. Sad naman ang kasambahay? Hindi ko po alam eh, taga Santa Ines Hospital daw po eh. Mukhang importante, ma'am. Kinabahan si Cathy nang marinig na nga na taga-hospital ang tumawag. Agad nga siyang bumaba mula sa kanilang kwarto papunta sa sala para sagutin nga ang tawag. Hello? Kabadong sabi nga ni Cathy. Magandang araw ho. Maaari ho bang makausap si Mrs. Antonio? Seryoso nga ang boses ng lalaki sa kabilang linya kaya't lalong kinabahan si Cathy. Ako nga ho, si Mrs. Antonio, ano ang kailangan niyo? Ako si Nurse Mike. Andito ang asawa niya sa Santa Ines Hospital. Dinala ho siya rito ilang minuto lang nakakaraan. Kailangan ho ninyong pumunta dito sa lalong madaling panahon. Hindi lang nga nakapagsalita pa si Cathy. Dali-dali nga siyang nagpunta sa Santa Ines Hospital. Pagdating nga niya doon, ay itinuro nga siya sa intensive care unit. Nang nasa may pinto na nga siya, ay agad niyang nakita nga na may lalaking nire-revive. Takot na takot siya at halos mahablot nga niya ang nurse na lumabas galing sa ICU para matanong nga ito. Nurse, asawa ko po ba ang lalaking nire-revive na yon? Sino po bang asawa niyo? Si patient Eric Antonio po ba, ma'am? Tanong nga ng nurse na pinipilit maging kalmado. Oo, siya nga ang asawa ko. Kamusta na siya? Ano nangyari sa kanya, nurse? Dire-diretsong tanong pa nga ni Cathy. Dinala po siya rito ng ambulansyang rumesponde na aksidente po ang kotse ang pinamaneho niya. Paliwanag nga ng nurse. Iligtasin niyo po ang asawa ko, parang awa niyo na. Umiiyak nga na saad ni Cathy. Gagawin ho ng mga doktor ang lahat na makakaya nila. Pilitin ho ninyong kumalma. May mga kasama ho ba kayo? Wala akong kasama, nurse. Ako lang po mag-isa dito. Maya-maya pa ay lumabas nga ang doktor na nag-revive sa kanyang asawa. Mrs. Antonio, na-revive ho namin ang inyong asawa. Kailangan lamang niyang manatili sa ICU. Hanggang bukas, at kapag stable na nga siya, ay lilipat na nga siya ng kwarto niya. Paliwanag naman ang doktor. Sa kabutihang palad ay naging stable na nga rin si Eric kinabukasan. Inilipat na nga siya sa kanyang private room kung saan naman naghihintay si Cathy. Nagdala nga siya ng mga gamit nilang mag-asawa dahil sa tingin niya ay ilang linggo na nga rin silang mananatili sa ospital na yun. Kamusta ka na mahal ko? Buti naman nagising ka na. Sobra akong nag-alala sa'yo eh. Umiiyak nga na sabi ni Cathy pero nakatitig lamang sa kanya, si Eric. Narinig mo ba ako, mahal ko? Kabadong tanungan ni Cathy. Ang susunod na sinabi ni Eric ang gumimbal kay Cathy. Sino ka? Nagugulo ang tanong nga ni Eric. Titig na titig ito kay Cathy na tila ba iniisip kung sino ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan. Mahal ko, ang asawa mo. Ako to, si Cathy. Umiiyak nga na saad ni Cathy. Bahagya nga siyang kinabahan kung bakit tila hindi siya makilala ng kanyang asawa. May asawa ko? Nagugulo ang tanong pa nga ni Eric. Napahawak pa nga ito sa ulo nito. Oo naman, ako ang asawa mo, may anak tayo. Si Missy na sa bahay lamang siya. Hindi ko siya isinama dahil masyado pa itong maliit. 2 taong gulang lamang ang ating anak. Sinusubukan nga ni Cathy na ipaalala sa asawa ang tungkol sa kanilang pamilya. Wala akong naalala may anak at asawa ko. Niloloko mo ba ako? Habang nag-uusap sila ay humahangos nga na dumating ang mama ni Eric. Mama, mabuti naman at dumating ka na. I'm so confused. Sinong babaeng to? At bakit niya sinasabing asawa ko siya? At may anak daw kami. Halos maiyak nga na saad ni Eric. Hindi mo ba siya kilala, anak? Tanong ng matanda na nakikiramdam at tila natutuwa pa ata sa nangyayari. Naguguluhan na ho kasi ako eh. Naiiyak nga na sabi ni Eric. Lumabas ka muna, Cathy. Utos nga ni Doña Virin kay Cathy. Bakit ho ako lalabas? Kailangan ako ng asawa ko. Pagmamatigas sa may Cathy. Anong kailangan ka ng asawa mo? Hindi mo ba nakikita at naguguluhan siya dahil sa'yo? Utang na loob, lumabas ka na muna. Galit nga na sabi ni Doña Viring. At halos ipagtulakan na nga nito si Cathy palabas ng kwarto. Wala rin nagawa si Cathy, kundi sumunod na nga lamang sa matanda. Naghintay na nga lamang siya sa labas ng kwarto habang sinusuri nga ng mga doktor, si Eric. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Doña Viring. Ano hong sabi ng doktor, mama? Bakit daw po hindi ako makilala ni Eric? Sunod-sunod nga na tanong ni Cathy. Mayroon daw short-term memory loss si Eric, Cathy. Yan ang dahilan kung bakit naalala niya ako
bilang magulang niya pero hindi kayo ng anak niyo. Paliwanag nga ni Doña Vering. Baka kailangan hong lagi niya kaming makita para maalala niya kami. Natatarantang sad nga ni Cathy. Not for now, iha. Naguguluhan siya at nababahala kapag nakikita ka niya. Ayon sa mga doktor ay mas makabubuti kung hindi na muna niya kayo makikita. Payo nga ng mga doktor yan. Siguro kapag stable na nga siya ay maaari niyo na siyang makita. Pero kailangan ho ako ng asawa ko. Paano ko siya alagaan? Pagpupumilit nga ni Cathy. Ano bang kailangan ng pinagsasabi mo? And hindi ka nga niya maalala. Nakakagulo ka pa nga eh. Nagwawala siya tuwing nakikita ka niya. Nagpapanik siya at naaalarma tuwing nakikita ka niya, kaya't huwag mo nang isiping kailangan ka ng anak ko. Buliw pa nga ni Doña Vering. E sino hong maghahalaga sa kanya? Napaupo nga sa gilid, naupuan si Cathy. Pinanghihinaan na nga siya ng loob sa nangyayari sa kanyang asawa. Sad pa nga ni Doña Vering. Ikukuha ko muna siya ng private nurse. Manatili ka na lang muna sa bahay habang nandito pa siya sa ospital, Cathy. Hindi na nga napigil pa ni Cathy ang mapahagulgol. Ano bang iniiyak-iyak mo riyan? Napaka-arte mo naman. Don't make this about you. Hindi naman ikaw ang naaksidente. Hindi ikaw ang naghihirap at nagugulahan. You're not the one who's in pain right now. Galit na sabi pa nga ni Doña Vering. Pero asawa ko po siya, mama. Nag-aalala ako para sa kanya. Pangungulit naman ni Cathy. Do what's best for your husband. Sacrifice if you need to. Ganyan naman ang dapat ginagawa ng mga asawa, hindi ba? Dikta pa nga ng matanda. Wala ring nagawa. Si Cathy, hindi na nga siya pinapayagang makadalaw sa ospital at kahit naman dumalaw siya, ay hindi rin naman siya makikilala ng kanyang asawa. At isa pa, na worse na ginawa nga ng matanda, may pinagpanggap nga siyang doktor para sabihin mismo kay Cathy na pinapatotohanan nga niya ang sinasabi ng matanda na mas makaka-recover nga ng mabilis si Eric kapag wala nga sila at hindi nakikita nito. Ano pa bang hindi mapapaniwala ni Cathy kapag doktor na mismo ang nagsabi, pero hindi niya alam na peke pala ito? Hindi naman maalala ni Eric si Cathy, kaya tuluyan na nga itong pinalayas pa ng matandang mata pobre. Kahit nagkaanak na nga ang mag-asawa, hindi pa rin ito matanggap na isang mahirap at sa anak ng nagtitinda ng kwek-kwek lamang daw napunta ang kanyang anak. Ikinuha naman ni Doña Vering ang magina ng matitirang bahay. Maliit lamang ito pero dalawa lang naman ang titira doon. Binigyan sila ng 500,000 piso ng matanda, pero ayaw sana itong tanggapin ni Cathy dahil wala siyang tiwala sa matanda. Nararamdaman niyang natutuwa pa nga ito sa nangyayari sa kanyang pamilya. Isang araw ay kinausap nga siya ng matandang babae at inaalok pa nga siyang bigyan ng 500,000 piso. Tanggapin mo ang perang to, panimulang bati pa nga ni Doña Vring. Para saan ho yan? Tanong naman ni Cathy. Para sa inyong magina to. Hindi ako nagpapabayad. Kahit anong mangyari ay hindi ako lalayo sa aking asawa. Depensa naman ni Cathy sa kanyang sarili. Sad naman ni Doña Vering. Hindi ko binabayaran ng anak ko. Binibigyan na nga kayo ng panggastos eh. Ang dami mo pang sinasabi. Kapag hindi ka naman binigyan, eh sasabihin mong pinabayaan ka? Look, iha, hindi ka na naalala ng anak ko. At makakasama lamang sa kanya kung ipipilit natin na pakisamahan kanya. Tanggapin mo tong pera para may panggastos kayong magina hanggat hindi pa kayo naalala ni Eric. Temporary lang naman ang lahat ng to. Sigurado akong kapag bumalik ang alaala ni Eric, eh kayo agad ang hahanapin ito. Sige ho, tatanggapin ko na lang. Alang-alang sa aking anak. Hindi naman ako makakapagtrabaho pagkat wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Naluluhang sad nga ni Cathy. Inabot nga ng matanda ang sobre na naglalaman ng 500,000. Kasabay nun ay nagabot din ang matanda ng isang blankong papel at isang ballpen. Pumirma ka rito, ani nga ng matandang babae. Po, para saan po itong papel? Gulat pa nga na tanong ni Cathy. Sad naman ni Doña Vering. Pumirma ka, katunayan na binigyan kita ng 500 piso. Eh bakit kailangan ko pa hong ganyan, mama? Hindi naman ho kami ibang tao sa inyo, diba? Para rin naman ho to sa apo nyo. Aba, pang protection ko to sa aking sarili. Baka mamaya ireklamo mo kami na pinabayaan ka namin. Kailangan siyempre may pruweba kami na binigyan ka namin ng tulong habang walang memorya ang anak ko. Sabi nga nila, if it's not documented, it never happened. Mahirap nang mabaliktad sa bandang huli. Depensa ng matanda. Pero nagtaka naman ang babae. E bakit ho blanco? Wika ni Cathy habang binabaliktad pa nga ang papel
at sinisiguro kung may nakasulat ba sa likod nito. Eh, papasulat ko pa yan sa abogado eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Abay, ina ko ng iyong asawa, ano bang gagawin kung masama sa'yo? Pasigaw pa nga na sabi ng matanda. Hindi naman ho sa ganun. Nag-iingat lang din po ako kagaya niyo. Kaya nga pumirma ka na at marami pa akong asikasuhin. Wala nang ang nagawa pa si Kati kundi pumirma na nga lamang. Kahit palabag sa kanyang loob, alam niyang ayaw sa kanyang matanda. Kahit bago nga sila'y kasal, ay alam niyang ayaw sa kanya nito. Ipinaglaban lamang siya ni Erika at naikasal nga rin sila at nakabuo ng sarili nilang pamilya. Lumipas ang mga buwan, ay naiuwi na nga sa bahay nila si Eric pero hindi pa rin sila pinapabalik sa kanilang tahanan. Madalas lumalaw si Kati para sana makita man lang ang kanyang asawa pero hindi sila pinapapasok sa gate at dumating din sa punto na kahit sa gate ng Executive Village ay hindi na nga siya pinapayagang makapasok pa. Sad pa nga ni Kuya Guard? Ma'am, pasensya na po, pero hindi na ho kasi kayo pwedeng pumasok sa village na to. Wika nga ng guard na halatang nagalangan. Alam ng guard na sa village na yun siya nakatira. Dati. Ha? Huh? Bakit naman? Dito ako nakatira. Lagi mo akong nakikitang kasama ang asawa at anak ko, diba? Tiga dito kami. Pagpupumilit pa nga ni Kati. Pasensya na po, ma'am. Napagutusan lang din po kami eh. Wika nga ng guard na bakas ang pagkaawa kay Kati. Kuya, nawalan lang kasi ng alaala ang asawa ko dahil na-aksidente siya. Kailangan ko siyang makita. Sana maintindihan mo naman ako. Pilit nga nakikiusap si Kati sa guard. Ma'am, kung ako lang po ang tatanungin eh, wala naman pong problema kaso guard lang po ako dito. Hindi po ako ang gumagawa ng rules and regulations dito. Napagutusan lang po ako. Pag pinapasok po kita ng village, ay siguradong mawawalan ako ng trabaho. Mahigpit na bilin po kasi ng nanay ng asawa ninyo na huwag kayong papapasukin. Maaawa ka naman po sa amin, ma'am. May mga anak din po kaming binubuhay. Maraming umaasa sa amin. Malumanay na nagpaliwanag naman si Kuya Guard. Nahalata naman talaga na napipilitan lang sa utos ng masamang matanda. Naiintindihan ko po. Pasensya na po, Kuya Guard. Luha ang umalis nga ng gate ng village si Kati. Nagsimula ng kabahan si Kati. Inilalayo na sa kanya ng matanda si Eric. Hindi niya matanggap na kahit kasal na nga sila at may anak ay ayaw pa rin sa kanya nito. Ni hindi man lamang nila isinaalang-alang ang kanilang apo. Sa kabilang banda nagsisimula na nga rin na magtaka si Eric tungkol sa kanyang buhay. Isang araw ay kinumpronta niya ang kanyang ina. Mama, sino yung babaeng pumupunta sa ospital noon? Bakit niya sinasabing asawa niya ako at may anak kami? Manloloko yun anak. Wala ka namang asawa at anak eh. Kung meron ay di sana, may mga larawan na sila dito sa bahay mo. Sana ay may mga gamit sila dito pero wala naman, hindi ba? Kaya lang sad nga ni Eric. Pero bakit niya sasabihin na asawa ko siya? At ang sabi pa nga niya, may anak daw kami. Maraming manloloko ngayon anak. Iba na ang panahon ngayon, maraming mapagsamantala. At isa pa, hahanap at hahanap nga ng paraan ng mga manloloko. Kaya dapat, nag-iingat tayo at hindi tayo basta-basta naniniwala sa kanila. Sabi pa nga ng ina ni Eric. Pero mama, ano nga ba ang buhay ko bago akong maaksidente? Ano ang aking trabaho? Ano ang mga kinalilibangan ko? Tanong pa nga ni Eric sa ina. Matagal-tagal na nga rin simula ng siya ay naaksidente pero wala pa rin siyang naaalala at nagsisimula na nga rin siyang magtaka sa kanyang buhay. Ikaw ang CEO ng ating kumpanya, iho. Maayos mong napapalakad ang ating kumpanya. Ngayon dahil hindi ka nakakaalala, ay kakailanganin mo lamang siguro ng kaunting briefing o training. Likas na sa iyong pagiging magaling at matalino kaya you'll be back in your game in no time. Sabihin mo lang ako kung handa ka nang bumalik sa opisina. Confident pa nga na saad ang ginang. Mayroon ba akong nobya? O nililigawan man lang? Tanong pa nga ni Eric. Ah, oo. Naikwento ko na nga sa iyo yan nung isang beses na nag-usap tayo. Pagsisinungaling pa nga ni Doña Viring. Hindi ko ho naalala eh, sagot ni Eric. Ayos lang yan, iho. Si Maya ang iyong kasintahan. Galing din siya sa maayos sa pamilya. Mataas ang pinag-aralan at matalino. Gaya mo, ay siya rin ang namamahala sa negosyo ng kanilang pamilya. Eh bakit ho? Hindi ko siya nakikita. Takang tanong nga ni Eric. Abala kasi siya. Nasa ibang bansa. Nobya ko po siya. Pero hindi siya umuwi dito para sikasuhin ako kahit na aksidente ako? Anong klaseng nobya siya?
Paghihinakit pa nga ni Eric. Eh kasi nga anak, hindi ko sinabi sa kanya na naaksidente ka. Ayoko kasi siyang magalala. May importanteng conference siya sa Amerika at ayoko siyang maabala. Ayoko mawala ang focus niya. Yan din kasi ang bilin mo anak eh. Ayaw mong maabala ang ibang tao dahil sa'yo. Muling nagsinungaling ang ina ni Eric. Ganun po ba? Eh, kailan ko po siya maaari makausap? Tanong pa nga ni Eric na walang kamalay-malay. Naniloloko nga siya at pinapaikot lang ng ina. Malapit na siyang umuwi, iho. Magkikita na kayo muli. Dagdag pa nga ng matanda na masaya dahil sa wakas ay matatanggal na nga niya sa buhay ng kanyang anak si Cathy. Makalipas ngang ilang araw ay dumating na nga sa bahay nila si Maya. Nagulat si Eric nang pumasok nga ito sa kanyang kwarto. Honey, kamusta ka na? I'm sorry if ngayon lang ako dumating. Your mother didn't tell me what happened. Ayaw daw kasi niya akong mag-alala and she just waited for me to come home. I'm really sorry, hon, kung alam ko lang ang nangyari. Iiwan ko ang trabaho para makauwi lang sa'yo. How are you feeling? Nag-ala lang tanong pa nga ng babaeng matangkad, maganda at maputi. Halatang halata rin na mayaman nito. I'm sorry, but I don't remember you. Mahinang saad nga lamang ni Eric pero mariin. Pinapakiramdaman niya ang sarili niya kung may maaalala siya o may mararamdaman man lang. Kagaya ng naramdaman niya ng may isang babae nga na nagsabi na asawa niya to. I know, Eric. Your mom told me that you got into an accident and now you have amnesia. I know you can't remember me pero andito lang ako for you. I'll be patient. Hihintayin kung bumalik ang alaala mo bago natin ituloy ang kasal. Nakangiting sabi pa nga ni Maya. Wait, what? We're getting married? Bakit hindi ito nasabi sa akin ni Mama? Nagulat nga si Eric sa sinabi ng kanyang ina kalang kasintahan. Matagal na nga rin niyang nakakausap ang ina niya, pero wala naman itong nabanggit na may balak pala silang magpakasal. Well, hindi naman kasi lahat sinasabi natin sa mama mo. It was something that was just between the two of us. Paliwanag pa nga ni Maya. Hindi pa ako handa, Maya. Gusto ko munang maibalik ang aking alaala bago tayo magpakasal. Sad nga ni Eric. Paano kung hindi na bumalik ang memory mo? Hindi na tayo magpapakasal? Irritabling saad pa nga ni Maya. Hindi naman sa ganun, Maya. Pero wala akong maalala tungkol sa'yo eh. We will create new memories, my love. Saad pa nga ni Maya sabay yakap kay Eric. Tila napaso nga si Eric sa yakap ni Maya at bahagya niya itong natabig. What the heck is wrong with you? Pasigaw na tanungan ni Maya. Wala, nabigla lang ako. I'm sorry, Maya. You know what? I don't have time for this. I'm tired. Kung ayaw mo sa akin, edi wag. Pagkasabi nun ay padabog na umalis si Maya. I'm sorry, Maya, wait! Tinangkap ang habulin ni Eric si Maya pero hindi na nga ito nagpapigil pa. Ang totoo, tila napaso si Eric sa yakap ni Maya at wala siyang maramdamang amor dito. Maaring nakalimot ang kanyang isip pero para bang alam ng puso niya na hindi niya minahal si Maya. Kinabukasan, pinadalhan nga ni Eric si Maya ng mga bulaklak at mga mamahaling tsokolate at agad naman na tumawag sa kanyang dalaga. Hi, hon! I got the flowers and chocolates. Thank you, napakasweet mo naman. Malambing pa nga na sabi ni Maya. You're welcome, Maya. Pasensya ka na. Sa inasal ko kahapon, I didn't mean to offend you. Naintindihan naman kita. Nakangiting sad pa nga ni Maya. Ang buhay naman ni Cathy ay hindi nga naging madali. Hindi rin nagtagal ang 500,000 piso na bigay ng matanda sa kanya. Nagkasakit kasi ang kanilang anak at halos maubos lang sa ospital ang pera. Wala namang ibang maasahang kamag-anak si Cathy pagkat ulila na nga siya at wala rin kamag-anak sa Maynila. Sinubukan din ni Cathy na maghanap ng trabaho pero hindi naman siya nakatapos ang pag-aral. Hirap din siyang makahanap ng magiging trabaho pagkat wala nga siyang mapag-iiwanan sa kanilang anak. Maliit pa ito at sakitin. Minsan ay sinubukan nga niyang tawagin ng mama ni Eric. Hello, mama? Si Cathy ho ito. Bakit ka tumatawag pa rito? Hindi ba't tapos na ang ugnayan ninyong mag-asawa? Irritable ang sabi ng matanda. Hindi totoo yan, mama. Pirit niyo lamang inilalay sa akin ng aking asawa. Sa aming magina, pero hindi pwede to. Umiiyak na sad pa nga ni Cathy. Tinanggap mo ang bayad, hindi ba? Ano ang bayad? Hindi ba't bigay niyo yun sa aming magina para panggastos? Malinaw sa ating kasulatan na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa aking anak kapalit ng 10,000,000 piso. 10,000,000 piso? Wala ho kayong binigay na ganyang halaga. Kalaki po nun.
500,000 piso lang po ang binigay ninyo na halos naubos din sa ospital. Dahil nagkasakit po yung apo nyo. Wala na ho ba kayong natitirang pagmamahal man lang kahit sa apo nyo malasakit? Ha? So kaya pala tumawag ka para humingi ng pera? Aba, abuso ka na pala. Galit pa nga na sa Adi Doña Viring. Gusto ko lang ho na ipaglaban ang karapatan naming magina. Kahit wag nyo po kaming bigyan ng pera, basta kailangan po namin si Eric. Halos pasigaw nga na sa Adi Cathy. Bakit hindi ka na lamang magsikap at buhayin mo ang sarili mo at yung anak? Kalimutan mo na si Eric, Cathy. Hindi ka na niya naalala. At nang tanggapin mo ang perang yon ay sinuko mo na. Pati lahat ng karapatang meron kayo. Malinaw yan sa kasulatan na pinirmahan mo. At huwag mo na rin akong tatawagan kung ayaw mong ipapulis kita. Banta pa nga ng matanda. Wala nang nagawa pa si Cathy kung hindi itigil ang paggawa ng paraan para makausap o makita man lang ang kanyang asawa. Patid niyang hindi pa rin sila maalala nito. Dahil kung naalala lamang sila nito ay hindi na nga nila pagdaraanan ang ganoong hirap. Napilitan na nga lamang si Cathy na humanap ng murang matitirhan. Nakakuha naman siya ng isang maliit na paupahan. Wala itong kwarto. Isang studio type na lumang paupahan lamang ang kanyang nakakayanan. Mabuti na lamang at malapit ito sa kalsada, kaya't naisipan na nga lamang niyang magtinda. Uy friend, ano tong mga tinda mo? Bagong lipat lang ba kayo dito? Kasi parang ngayon lang kita nakita dito ah. Bungad niya sa kanya ng isang friendly na mataba at masiyahing babae. Ah, oo. Kakalipat lang namin dito nung nakaraang linggo. Hindi ako makapagtrabaho dahil may maliit akong anak eh. Kailangang bantayan, sakitin pa man din. Kaya naisipan ko na nga lamang magtinda rito. Nakangiting sagot nga ni Cathy habang inaayos ang mga paninda niya. Eh ano ba tong mga luto mo ha, tinda mo? Patingin nga, ikaw bang nagluto nito? Tanungan ng babae sabay dampot ng tindang turo ni Cathy. Oo, luto ko ang mga yan. Ito ang pansit, yun naman ang carbonara at spaghetti. Nakangiting tugon naman ni Cathy. Uy, in fairness, masarap tong mga tinda mo ha. Ako nga pala si Tessie. Diyan ako nakatira sa kabilang kanto. Sa parlor ako nagtatrabaho. Pag wala akong pasok, eh, nag-home service lang ako. Manicure, pedicure, gupit, mga ganun. Halatang masayahin at mabait nga ito at masaya nga si Cathy na magkaroon nga siya ng kaibigan sa lugar na yon. Ako naman si Cathy at ito ang aking anak na si Missy. Naku, lagi akong dadaan dito para bumili. Masarap kang magluto girl lang, social pa, may pa-carbonaro ka pa. Magtinda ka din ng almusal. Sopas, lugaw, puto, palabok, mga ganun magbenta ka dito. Tapos murahan mo lang para marami kang maging suki. Marami kasi dito ang pumapasok sa trabaho tuwing umaga. Naku, tiba-tiba ka niyan. Ganun ba? Sige, magtitinda rin ako ng mga pang-almusal. Masayang saad nga ni Cathy na tila ba nabubuhayan ng loob dahil sa nakilala. Ayaw nga pala. Merienda, magtinda ka din ha. Fishballs, kikiam, kwek-kwek. O kaya inihaw na isaw at balun-balunan. Ay, hindi ako pwedeng mag-ihaw. Kasi mausok, sakitin kasi ang anak ko eh. Ganun ba? O sige, wag na lang yun. O siya, mag-home service pa ako eh. Kita-kitsa, bye! Ay, Tessie! Habol nga ni Cathy sa bagong kaibigan. Ano yun, Mars? Bayad pala ng turon at pansit. Nangihiyang sad nga ni Cathy. Ayaw nga pala, Mars. Sorry, nakalimutan ko. Hetong bayad, keep the change para magandang bueno mano mo. Natatawang sad nga ni Tessie. Sabay abot ng 50 pesos. Salamat, Tessie. Bili ka uli sa susunod. Masayang sad naman ni Cathy. At naging matalik na magkaibigan nga sila Cathy at Tessie. Naging suki nga rin niya ito sa mga tinda niya. Madalas din siya nito ang tulungan, makaubos ang paninda niya. Isang araw na walang pasok nga si Tessie at matumal naman ang benta ni Cathy, ay nagkukwentuhan nga sila. O Mars, patambay ah. Ang init kasi dun sa loob ng bahay namin eh. Hindi kaya ng electric pa ng init. Buti na lang at may tinda kang halo-halo. Nakangiting sad nga ni Tessie habang kumakain ng halo-halo. Buti nga maraming bumibili eh. Marami ka kasing kakilala dito. Salamat sa pagre-recommend mo ha. Alam mo kasi, kahit papano ay laking tulong nitong pagtitinda ko. Nakakabayad kami ng renta dito sa inuupahan namin. At kahit papano ay nagkaroon kami ng pagkain sa pangaraw-araw. Wala yun, Mars! Sino pa bang magtutulungan? Eh di tayo-tayo rin, di ba? Eh, matanong ko nga lang ha. Huwag ka sana magtatampo. Pero lumalaki na kasi yung anak mo.
Konti na lang yung mag-aaral na yan. Ano bang plano mo? Baka hindi kayanin itong pagtitinda mo kapag nag-aral pa yan. Aba, magastos kaya. Ayan nga rin ang inaalala ko, Tessie. Kaso naman hindi naman ako makapagtrabaho at wala namang mag-aalaga kay Missy. Eh teka, kung hindi mo mamasamain, inasan ba yung tatay ni Missy ha? Pwede ka naman kasing humingi ng tulong sa kanya. Matagal-tagal na rin tayong magkaibigan eh, hindi mo pa na ikukwento ang asawa mo sa akin. Hindi naman ako chismosa, alam mo yan. Nag-aalala lang ako. Hay nako, napakalungkot ng kwento namin, Tessie. Na-aksidente ang asawa ko at nag-amnesia. Hindi na nga niya kami maalalang mag-ina. Malungkot nga na kwento ni Cathy. Hala, nangyayari pala yun sa totoong buhay. Napapanood ko lang yan dati sa mga pelikula at telenovela eh. Sambit nga ni Tessie habang kumakain naman ng kwek-kwek. Oo nga, Tessie. Ako man inagulat sa nangyari eh. Ang saya-saya namin dati. Mayaman ang aking asawa pero matapobre ang magulang niya. Lalo na yung nanay niya. Ayaw niya sa akin dahil galing ako sa mahirap na pamilya. Hala, matapobre nga. Eh kahit apo niya, natiis niya? Oo, parang hindi nga niya mahalang bate. Nang malaman ng ina ng aking asawa na nawalan ito ng memorya, eh parang nagkaroon siya ng pagkakataon na paglayuin kami. Eh, nasaan na siya ngayon? Ang totoo, Tessie, wala talaga akong balita. Ipinagbawal nila ako sa opisina ng aking asawa, maging sa aming dating bahay. Hindi na ako makakapunta. Ipinagbilin nila sa mga gwardiya na huwag akong papasukin. Kahit pabalik-balik ako dun, walang nangyayari. Napakalimaw naman pala niyang mother-in-law mo eh. Pero teka, eh kung subukan kaya natin siyang abangin sa labas ng opisina, kapag nakita natin siya, eh pwede na nating lapitan. Talaga, Tessie? Sasamahan mo ko? Mangiyak-ngiyak nga na tanong ni Cathy. Oo naman, Mars. Para saan pa't naging magkaibigan tayo? Nagulat nga si Tessie nang biglang umiyak si Cathy. Huy, ano yan, Mars? Ba't kumiiyak ha? Gulat nga na tanong ni Tessie. Wala. Bigla ko lang naisip lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko. Tsaka miss na miss ko na yung asawa ko eh. Alam mo bang kahit kailan, hindi kami nagaway? Naalala ko na mahal namin ang isa't isa. Isang araw ay isinakatuparan na nga nila ang kanilang plano. Nagpunta nga sila sa labas ng building na pagmamay-ari ng pamilya ni Eric. Ilang minuto rin silang nagmatsyag. Maya-maya ay dumating na nga ang isang lalaking nakasuot ng suit at itim na pantalon. Nakasuot din ito ng sunglasses. Mars, yan ba yung asawa mo? Naku, napakagwapo naman pala. Ang tisoy, ang amo ng mukha at ang tangkad pa. Mukhang napakabango niya, ang yummy! Oo, Tessie, siya nga ang asawa ko si Eric. Kuna Mars, lapitan mo na, dali! O sige. Mars, magtatago na lang ako dito sa may likod ng kotse ha, ikaw na lang lumapit. Baka matakot kapag may nakitang ibang tao eh. Kaya ko ba to, Tessie? Namumula ang mga mata ni Cathy na tila naiiyak. Huwag ka munang umiyak, Mars. Tapusin mo muna itong mission natin, okay? Tumanguna nga lamang si Cathy. Dahan-dahan nga na nilapitan ni Cathy si Eric. Tila may hinihintay nga ito. Malapit na nga siya kay Eric na mapalingon sa kanyang lalaki pero hindi siya pinansin nito. Lalapit na nga sana si Cathy para magpakilala pero dumating ang isang babae na bigla na lamang yumakap at humalik sa labi ni Eric. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cathy sa kanyang nakita. Unang nobya niya si Eric at unang nobya rin siya ni Eric kaya't napakasakit para sa kanyang makita na may iba itong babae. Nabigla na lamang yumakap at humalik pa nga sa labi ni Eric. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cathy sa kanyang nakita. Unang nobya niya si Eric at unang nobya rin siya ni Eric kaya't napakasakit para sa kanya na makita na may iba nga itong kasama na babaeng hinahagkan o niyayakap. Dali-daling tumakbo si Cathy papalayo kay Eric. Anong nangyari, Mars? Okay ba? Tara, Tessie, uwi na tayo. Oh, bakit uwi tayo kaagad? Nagkita ba kayo? Pagtataka nga ni Tessie, sa bahay ko na ikukwento. Sagot nga ni Cathy at nagmamadali nga itong maglakad. Teka, bes, umiyak ka ba? Tanong na naman ni Tessie. Umuwi na tayo, please? Pagmamakaawa nga ni Cathy. Pagdating sa bahay ay kinuusap nga ni Tessie si Cathy. Ikinuwento nito na nakita nga niya ang kanyang asawa na may kasamang ibang babae. At nagsimula na ngang umiyak si Cathy. Sus Mariose, pumalma ka muna. Eh baka kaibigan lang naman niya. Pilit na pinapakalma nga ni Tessie si Cathy. Imposibleng kaibigan lang yun.
Nakita kong lumapit ang babae, niyakap siya ni Eric at hinalikan pa nga sa labi. Wala naman sigurong magkaibigan na sa labi humahalik, hindi ba? Oo nga naman, tama ka Mars. Sa tingin mo ba, bumalik na ang alaala ng asawa mo? Sa tingin ko ay hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Hindi siya magkakaroon ng nobya kung naaalala lamang niya ako. Pagtatanggol pa nga ni Kati kay Eric, mahal ako ng asawa ko, alam ko yun. Mahal niya ang aming anak at wala kaming problema bago siya na aksidente. Kaya't malabong ipagpalit niya kami kung naaalala niya kami. Tila kinukumbinsi nga ni Kati ang sarili. Kahit ang totoo, nasasaktan pa rin siya. Eh Mars, ihanda mo na rin ang sarili mo ha. Mukhang malabo na ata kayong magkabalikan eh. Hindi naman sa dinidiscourage kita. Ang sakin lang, real talk lang para hindi ka na umasa at masaktan. Naiintindihan ko naman. Buti nga dyan ka eh. Salamat sa suporta, Tessie ha. Umiyak pa nga rin si Kati. Pero masaya nga siya sa suporta ng kaibigan niya. Wala nang nagawa pa si Kati kundi tanggapin na wala na nga ang kanyang asawa. Nanindigan nga siya na kung naalala lamang siya nito ay hindi mangyayari ang lahat ng yun. Pero alam niyang panahon na para mabuhay nang wala si Eric. Nagpa siya nga si Kati na humanap ng magiging trabaho niya para mabigyan nga ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Nakapasok naman siya sa isang pabrika pero natanggal din siya dahil hindi nga siya nakakapasok nung nagkasakit si Missy at na ospital. Susunod nga niyang sinubok ang mamasukan bilang labandera pero hindi rin siya tumagal pagkat matapobre ang kanyang amo at nagagalit tuwing nakakasama nga niya sa paglalabada ang kanyang anak. Isang araw ay naisipan na nga lamang muli na magtinda ni Kati at nagulat nga si Tessie nang makita siya. Oh Mars, nagtitinda ka ulit? Suko na ba sa pamamasukan? Oo eh, mahirap talaga makahanap ng trabaho sa sitwasyon ko. Wala naman akong maasahang katuwang na mag-aalaga sa aking anak kaya sana lumago na lamang itong maliit na tindahan ko ng pagkain. Emosyonal nga na saad pa nga nito. Nang biglang may sumabad nga sa kanilang usapan. Ang kailangan mo kasi ay yung taong mag-aalaga sa'yo at magbibigay ng mga pangangailangan mo. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. Sabi nga ng isang lalaki na nakapormal pa nga na polo. Slacks, matipuno ito at gwapo. Namula nga si Kati. Bibili ho ba kayo? Tanong nga niya. Ah oo, balita ko eh masarap daw ang pansit at kwek-kwek dito. Pa-order sana ako ng pangmeryenda. Ah sige, ito oh. Natatarantang sad pa nga ni Kati habang ibinabalot nga ang order ng lalaki. Bagong lipat nga pala ako dito. Ang pangalan ko ay Willie. Ikinagagalak kitang makilala, Willie. Ako nga pala si Kati. Heto naman ang anak kong si Missy at eto si Tessie ang kaibigan ko. Taga dito rin siya nakatira. Sagot naman ni Kati na pilit nagpapakaswal. Salamat, bibili ulit ako sa susunod. At umalis na nga ang lalaki. Agad namang inasar ni Tessie si Kati. Uy, ano yan Mars? Bakit parang natataranta ka? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Buliyaw pa nga ni Kati sa kaibigan. Type mo yung bagong lipat no? Kansyaw pa nga ni Tessie sa naiiritang kaibigan. Tumigil ka nga dyan Tessie at baka marinig ka pa ng anak ko. Eh kung ano pang isipin yan. Bakit ba? Wala ka namang asawa. Anong masama kung humanga ka sa isang lalaki? Hindi ako humahanga sa kanya. Nabaitan lang ako. At saka ano bang dapat kong gawin? Eh, customer yun. Siyempre, pagbebentahan ko ng tinda ko, dyan ka na nga, che. Iritang saad pa nga ni Kati. Pilit nga niyang itinatago kay Tessie ang medyo pagkaila nga sa ginawa ng lalaki kanina. Kinabukasan ay muling bumalik si Willie at bumili nga ng agahan. Magandang umaga sa iyo, Kati. Bati nga nito sa kanya. Uy, magandang umaga rin. Ang aga mo ata. Bati nga rin ni Kati sa binata. Oo, maga kasi akong papasok sa trabaho eh. Ang sarap ng pansit mo kahapon tsaka kwek-kwek. Salamat pero pang merienda lang talaga yun eh. Wala akong tindang pansit at kwek-kwek ngayon. So paslugaw palabok ang tinda ko pangalmusal. Nahihiyang saad nga ni Kati. Ganun ba, dadaan na lang ako mamayang hapon para bumili ng pansit at kwek-kwek. Ito na lang palabok ang bibilin ko ngayon. Mukhang masarap pa. Ang swerte siguro ng asawa mo kasi ang sarap mong magluto. Papuri pa nga ni Willie kay Kati. Pero napayoko na nga lamang si Kati.
Nako, sorry, may nasabi ba ako mali? Ah, wala naman. Wala kasi akong asawa. Sad na nga lamang nito. Ganun ba? Buti naman. Biglang napangiti nga si Willie na ikinagulat naman ni Cathy. Ano ka mo? Tanong nga nito. Wala ang sabi ko, mauna na ako at baka malit pa ako. Pagkalis nga ng lalaki, napailing na nga lamang si Cathy. Araw-araw ngang dumadaan sa pwesto ni Cathy si Willie hanggang sa subukan nga nitong manligaw kay Cathy. At dahil nakita naman ni Cathy ang pagiging matyaga nito at pagiging mabait nito sa kanya, hindi nagtagal ay naging magnobyo nga sila. 3 taon na rin kasi simula ng mga aksidente si Eric at sa tingin naman ni Cathy ay panahon na rin para magkaroon siya ng sarili niyang buhay. Buhay na malayo sa pinakamamahal niyang asawa. Nung una masaya naman ang kanilang relasyon, pero nang tumira na nga sa bahay nila si Willie ay doon na nga lumabas ang pagiging batugan nito. At lumabas na nga ang tunay na kulay. Minsan, ay hindi na nga alam ni Cathy kung tama pa bang naging desisyon niya. Pero isang araw, napadpad si Eric sa lugar nila Cathy. Hinahanap kasi niya ang bahay ng kanyang tauhan na nadisgrasya sa pabrika. Malapit si Eric sa kanilang mga tauhan at nais sana niyang personal na magdala ng tulong para na nga rin makamusta nga niya ang kanyang tauhan. Nang binabaybay na nga niya ang masikip na kalye ay nakakita nga siya ng bata na nagbabantay sa 2 lamesa ng mga pagkain. Napatitig nga si Eric sa mga tinda. Nakita niya ang kwek-kwek at palabok at tila mayroon nga siyang naalala. Nagkatitigan din sila ng batang nagtitinda at ngumiti nga ito sa kanya. Hindi nagtagal ay narating na nga rin ni Eric ang bahay ng kanyang tauhan. Pero hindi mawala sa isip niya ang batang babae na nagtitinda ng kwek-kwek. Ibang nararamdaman niya sa pagngiti sa kanya ng batang yon. Para din siyang may naaalala sa kwek-kwek. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon ay may naaalala siya. Matapos bumisita sa tauhan niya ay binalikan nga niya ang bata. Pumarada nga siya sa hindi kalayuan at nilakad nga niya papunta sa pwesto ng bata. Magandang araw, bibili sana ako nitong kulay orange na to. Ano ba yan? Tanong nga ni Eric kay Missy. Kwek-kwek po yan! Natatawang sagot nga ng bata. Aba, bakit mo ako pinagtatawanan? Pabirong tanong pa nga ni Eric. Eh kasi po, hindi niyo po alam kung ano po ang kwek-kwek eh. Mayaman ka po ba? Inosenteng tanong pa nga ni Missy. Alam mo, parang nakakain na ako niyan eh, pero hindi ko masyadong maalala. Itlog po yan na may pampalasa at pangkulay kaya naging orange. Bili na po kayo sir para may pambili kami ng pagkain at gamot ko. Magiliw na sabi pa nga ni Missy. Napukaw naman ang damdamin ni Eric sa narinig. May sakit ka? Opo eh, hindi naman po malala pero sakitin po kasi ako. Madalas po kasi akong magkaroon ng ubo, sipon tsaka allergies. Sabi po ng doktor eh, mahina daw po ang resistensya ko. Biglang nalungkot nga si Missy habang nagkukwento. Kitang-kita yun ni Eric kaya't naisipan nga niyang pasayahin ang bata. Naku, huwag ka nang malungkot. Ang cute-cute mo pa naman. Teka, ano nga palang pangalan mo? Missy po. Magalang na saad nga ng bata. Eh kayo po, anong pangalan niyo, sir? Naku, huwag mo na akong tawaging sir. Ako si Santa Claus. At pagbibigyan ko yung wish mo, ganito na lang. Bibilhin ko lahat ng tinda mo para mabili mo ang mga gusto mong bilhin, okay ba yun? Masayang tanong nga ni Eric kay Missy. Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Missy. Talaga po? Oo naman Missy. Santa Claus nga, di ba? Ibalot mo ng lahat ng yan. Gusto mo ba tulungan kita? Sige po, medyo madami nga po ito eh. Nagkukwentuhan ng dalawa habang ibinabalot nga ang mga pagkain pinakyaw ni Eric. Pagkatapos silang magbalot ay inabot na nga ni Eric ang 5 piraso ng tigi-1,000 piso. Halos manlaki ang mga mata ni Missy. Hala, bayad niyo po yan? Gulat pa nga ng bata. Oo, para may pambili ka ng pagkain at gamot, pati na rin ng laruan. Hindi na nga napigil pa ni Missy ang maiyak. Hindi naman siya nakakabili ng laruan at bihira din siya makakain ng masarap. O, bakit ka umiiyak? Nagala lang tanong pa nga ni Eric na napalingon nga siya sa paligid. Nag-alala nga siya na baka akalain ng mga tao na pinaiyak nga niya ang bata. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganyang karaming pera eh. Malaking tulong po yan sa amin. Maraming salamat po, Santa Claus! Pagkasabi noon ay niyakap nga ni Mrs. Eric. Hindi maipaliwanag nga ni Eric ang kanyang nararamdaman habang yakap nga siya ng bata na ngayon lamang niya nakita
Niyakap nga rin ni Eric ang bata at nagbitaw nga lamang sila nang magsalita nga si Tessie. Ay, ano nangyayari dito? Ay, Ate Tessie, ikaw pala. Tignan mo po, Ate Tessie, oh, binili po ni Santa Claus lahat ng paninda ko at binayaran niya po ako ng ganito karaming pera. Sabi pa nga ni Missy habang iwinawagayway kay Tessie ang pera. Teka lang ang dami yata niyan. Bakit mo naman siya bibigyan ng ganyang pera ha? At bakit pa siya niyayakap siguro? Pilo pile ka, no? Naalarmang sad pa nga ni Tessie sabay hatak nga sa braso ni Missy. Maybe ibig sabihin mo, pedophile. I'm sorry if na-misinterpret mo ang ginawa ko. Gusto ko lamang tulungan ang batang to. Malinis ang intention ko. At mabuti akong tao. Heto ang card ko. Inabutan nga ni Eric si Tessie ng kanyang calling card na agad naman itong ibinulsa pagkatapos pasahin. O mauna na ako, Tessie, Missy, ah. Salamat dito sa masarap na kwek-kwek at mga merienda. Nag-enjoy ako sa kwentuhan natin, sigurado akong babalik-balikan ko ang matinda niyong pagkain. Nagpaalam na nga si Eric. Nakamasid nga si Tessie at Missy habang naglalakad dito pabalik sa kanyang kotse bit-bit ang mga pagkain. Kumaway pa nga sila nang papalayo na nga ang kotse nito at siya namang pagdating ni Cathy. Uy, anong tinatanong niyong dalawa dyan? Tsaka bakit ang aga ninyong nagligpit ng paninda nung meron? Tanong nga ni Cathy habang ini-inspection nga ang lalagyan ng pagkain na wala ng laman. Naku, Mami! Magugulat ka po, ubos lahat ng paninda natin! Masayang kwento pa nga ni Missy sa kanyang ina. Totoo ba, anak? Nagulat nga rin si Cathy dahil bihira namang maubos ang maaga ang kanilang mga paninda. Minsan ay inaabot pa nga ng gabi bago maubos ang mga yun. Minsan naman, kinakailangan pa nilang ilako para maubos. Opo, Mami! Eto nga po bayad sa atin, oh! Inabot na nga ni Missy ang 5,000 piso na ikinagulat nga rin ni Cathy. Parang ang laki naman ata niya, anak. Nasa 1,000 ng lahat ng matinda natin na. Saan ang galing yan? Bigay po ni Santa Claus! Nakangising sagot nga ni Missy. Anong ibig mong sabihing bigay ni Santa Claus, anak, ha? Di ba po si Santa Claus ay nagbibigay ng mga wishes ng mga bata? Eh yung bago ko pong kaibigan, pinigyan po niya ako. Ito daw po yung ano sa wish ko. Makaubos po tayo ng paninda para may panggastos tayo. Eh si sinong Santa Claus ang sinasabi nitong batang to, ha? Nagtatakang tanong nga ni Cathy. Ah, yung bagong kaibigan ng anak mo, bagong suki ata yun eh. Mabait naman, binigyan pa nga ako ng card eh. Abaysan ko nga ba naisuksok yun? Sad nga ni Tessie habang hinahagilap sa bulsa ang calling card ni Eric. Mag-iingat nga kayo, wag basta-basta tatanggap pa at baka masamang tao yun. Bilin pa nga ni Cathy. Hindi naman Cathy, malakas naman akong makaamoy ng masama sa mabuti. Malakas ang pakiramdam ko na mabait naman yun. Sad pa nga ni Tessie. Kinabukasan ay masayang namili nga ang mag-inang Cathy at Missy. Namili ng paninda si Cathy at binili rin niya si Missy ng mga damit, gamot at laruan. Kumain din sila ng paboritong fast food ng bata. Mommy, sana lagi po tayong ganito. Ang saya-saya ko po. Nakangising sabi pa nga ni Missy habang kumakain ng paborito niyang chicken at burger. Huwag kang mag-alala, anak. Nagsisikap naman ang mommy mo para sa'yo eh. At ang sayang ang umuwi ng dalawa. Masaya nga si Cathy pagkat makakapagtabi pa nga siya ng konting pera para sa kanyang anak. Ngunit pag-uwi nila, nakaabang kaagad ang kanyang kinakasamang tamad. Aba, dami niyong pera. Namili ata kayo. Nakasimangot nga nasaad pa nga ni Willie. Ah, oo, binigyan kasi si Missy ng bagong kaibigan niya ng ekstrang pera. Kaya yun, pinamili ko siya. Puro kayo luhong magina. Akin na nga yun natin ang pera. Sabi pa nga ni Willie sabay hablot ng bag ni Cathy. Teka lang, pera ng anak ko yan, bakit mo kukunin ha? Galit na pagtanggi pa nga ni Cathy pero hinablot siya ni Willie. Nung huling beses na nagkasakit yung anak mo, hindi ba't ako ang gumastos yan? Akin na nga yung pera? Kinuha na nga ni Willie ang natitirang pera ni Cathy galing sa bigay ni Eric. Ayaw pa sanang ibigay ni Cathy ang pera pero inambahan na nga siya ni Willie. Para bang sasaktan nga kaya binigay na nga lamang ang pera. Baka mapano pa sila ni Missy. Umalis na nga rin kaagad si Willie para makipaginuman sa kanyang mga kaibigan at naiwang umiiyak si Cathy. Yaan mo na yun, Mami. Kikitain pa naman ulit natin yun eh. Malay mo po, bumalik po si Santa Claus. Positive at nakangiting sabi pa nga ni Missy na pilit pinapakalma ang kanyang ina. Pasensya ka na, anak ha. Magbabago pa naman yung Tito Willie mo eh. Babait din siguro siya. Pinagdarasal ko naman yun eh.
Ayos lang po, Mami, pero ang tagal na po natin siyang kasama eh. Ang tagal ko na rin pong pinagdarasal, pero hindi naman po siya nagbabago. Pero Mami, sa tingin ko okay lang naman kahit tayong dalawa na lang eh. Yakap na lamang ni Cathy ang kaniyang anak. Ang totoo ay gusto na nga rin talaga hiwalayan ni Cathy si Willie, pero natatakot nga siya sa mga pagbabanta nito. Matapos ang ilang araw ay muling bumalik si Eric sa tindahan nila Cathy. Muli niyang nakitang nagtitinda si Missy. Hindi rin maipaliwanag ni Cathy kung bakit tila sabik na sabik nga siyang makita si Missy. Hi Missy! Masayang bati nga ni Eric sa bata. Santa Claus! Masayang sad pa nga ni Missy. Kamusta ka naman Missy? Okay naman po ako, ito nga po pala oh. Bago po itong damit ko, ito pong manika ko rin po. Binili po namin yung bigay niyo. Tinabi po namin yung extra tapos pinamuhunan ng mas maraming paninda. Salamat Santa Claus ha! Hulog ka po talaga ni Lord. Wow, ang ganda naman ng manika mo at saka damit. Oo nga po eh, alam mo po. Ngayon na lang po ulit ako nagkaroon ng ganito. Salamat po ulit sa pagbili ng mga paninda namin. Gabang masaya ka nung binili ang mga paninda ninyo? Tanong nga ni Eric. Oo naman po, nakangiting sagot ni Missy. E paano ba yan? Gusto ko sana ulit bili ng mga paninda mo ngayon. Okay lang ba yun? Pabirong tanong pa nga ni Eric. Aba syempre po, pero saan niyo po dinadala itong mga pagkain tinda namin? Kinakain niyo po ba lahat ng to? Ang takaw niyo naman po, kaya po pala ang laki-laki ng tiyan niyo. Tatawang tanong pa nga ni Missy. Napahalakak na nga lamang si Eric sa sinabi nito. Aba nako, kahit naman masasarap ang tinda ninyo, hindi ko naman kayang ubusin ang lahat ng mga yan. Dinadala ko sa mga tauhan ko sa pabrika yan. Ang negosyo kasi namin ay may opisina at may pabrika. Sa pabrika ko dinadala ang mga to, tuwang-tuwa nga sila eh. Magaling magluto ang iyong nanay. Magaling po talagang magluto yun, pagyayabang pa nga ni Missy. Eh teka, bakit hindi ko pala nakikita yung nanay mo? Tumingalinga nga si Missy na tila ba may sekretong sasabihin. Umi-extra po si nanay magluto sa karinderya ng kaibigan niya para daw po makaipon kami ng sapat at maiwan na po namin yung kinakasama niya. Gulat nga si Eric sa sinabi ng bata. Teka, hindi mo ba tatay yung kasama nyo? Hindi po eh. Asan ang tatay mo? Nakalimutan na daw po kami ng tatay ko. Paanong nakalimutan? Nagtatakang tanongan ni Eric. Sasagot pa nga sana si Missy pero dumating na nga si Tessie. Aba, andito pala ulit si Santa Claus ah. Masayang bati nito. Hi Tessie, kamusta ka? Ayos naman ako. Papakiwin mo balit yung mga paninda nitong batang to? Oo, tutulungan mo kaming magbalot ah. Napadalas na nga ang pagdalaw ni Eric at naging malapit na nga sila ni Missy. May mga pagkakataon pa nga na nagsusuot pa nga talaga siya ng costume ni Santa Claus. Kahit si Tessie ay may tiwala na nga rin sa kanya. Isang araw ay maagang natapos magluto sa karinderya si Cathy. Pag-uwi niya ay nabutan nga niyang nakikipagkwentuhan si Eric kay Missy. Malayo pa lamang si Cathy nakita na nga niya ang nakatalikod na lalaki. Aba, at makikilala ko na pala si Santa Claus. Pulong pa nga niya sa kanyang sarili. Nang makarating na nga siya sa kanilang pwesto ay laking gulat nga niya nang kumarap sa kanyang lalaki. Mami! Excited niya na saad pa nga ni Missy. Santa Claus, makikilala mo na po ang mami ko. Mami, siya po yung kaibigan kong si Santa Claus. Masayang sabi pa nga ni Missy. Halos manigas pa nga sa pagkakatayo si Cathy. Hindi niya nakalang makakaharap pa nga niya si Eric. Hindi niya nakalang magkikita pa silang muli. Magandang araw, ako nga pala si Eric, Eric Antonio. Sabi nga ni Eric sabay lahad ng kanyang kamay kay Cathy. Batid nga ni Cathy na hindi pa rin bumabalik ang alaala nito. Hello, ako nga pala si Cathy. Nautal pa nga na sad nito. Ay, Mami, kapareho po natin siya ng apelyido. Antonio din po ang apelyido namin eh. Napakunot noo nga si Eric. Ah, talaga? Where are you originally from? Tanong pa nga ni Eric pero pinili ni Cathy na huwag na nga lamang itong sagutin. Ah, maiwan ko na muna kayo ha, medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pagsisinungaling na nga lamang ni Cathy. Are you okay? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Nag-aala lang tanong pa nga ni Eric. Hindi na, napagod lang siguro ako, ipapahinga ko na lang ito, salamat. Tumalikod na nga si Cathy para pumasok ng bahay nang muling nagsalita si Eric. You look familiar, Cathy. Have we met before? Para kasing nakita na kita pero hindi ko maalala kung saan. Nagugulo ang tanong nga ni Eric. Napakagatlabi na nga lamang si Cathy nang marinig na binanggit ng kanyang asawa
ang kanyang pangalan. Kaya, kahit tagal nga niyang hindi narinig ng bigkasin ng kanyang asawang kanyang pangalan, pinipigilan nga niyang lumaglag ang kanyang mga luha. Baka kamukha ko lang, sabi nila marami daw kasi akong kamukha eh. Mauna na ako ah, tuluyan na nga umalis si Cathy. Nang mapag-isa na nga si Cathy ay doon bumuhos ang kanyang mga luha. Hanggang ngayon naman ay mahal pa rin niya ang asawa, pero alam niyang hindi pa rin siya naaalala nito. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Tessie. Uy Mars, sabi ni Missy ay masama daw pakiramdam mo. Ayos ka lang ba? Teka, umiyak ka ba? Nag-aala lang tanungan ni Tessie. Wala to Tessie, pagtanggi pa nga ni Cathy. Nako hindi yan wala lang ah, kilala kita, ano bang nangyari? Yung asawang hilaw mo na naman ba ha? Nakuha, susugurin ko na talaga yan Cathy, sumusobra na talaga yan. Galit na sad pa nga ni Tessie. Tessie, si Eric yung lalaki na nasa labas, yung tinatawag na Santa. Umiiyak nga na sabi ni Cathy. Sa tindi ng iyak ni Cathy ay halos hindi na nga siya maintindihan ni Tessie. Si Eric ang alin? Teka, hindi kita maintindihan kung malma ka kasi Mars, sabi pa nga ni Tessie. Yung kaibigan ni Missy, si Eric yun ang aking asawa. Hala ka, seryoso ba? Gulat na tanungan ni Tessie. Oo, hindi pa rin niya kami naalala. Malungkot nga na saad ni Cathy. E anong plano mo niyan, Mars? Sasabihin mo ba kay Missy na tatay niya si Santa Claus? Hindi ko alam, Tessie. Parang gusto ko nga magpakilala sa kanya. Sabihin ako to, ang kanyang asawa, pero sinasabi ng puso kong huwag munang magpakilala. Tessie, baka kapag lagi niya kaming nakakasama, bumalik na ang alaala niya. Bagyang nakakita ng pag-asa si Cathy. Lumipas man ang ilang taon, ay hindi may kakailang mahal pa nga rin ni Cathy, si Eric. Dahilan nga kung bakit hindi niya maibigay ng buong-buo ang sarili kay Willie. Mars, huwag ka masyadong umasa, baka masaktan ka lang. Kaibigan kita, ayokong masaktan ka. Gusto ko na magkabalikan kayo pero ayokong umasa ka. Ilang taon na nga ang nagdaan, hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala, baka hindi na talaga yun babalik. Paalala pa nga ni Tessie kay Cathy. Susubukan ko, Tessie. Handa akong masaktan. At least masasabi kong nagawa kong lahat. Pero teka, bakit hindi naalala ni Missy ang kanyang ama? Kasi Tessie, masyado pang maliit si Missy nang maghiwalay kami ng ama niya. Kinabukasan ay muling bumalik nga si Eric. Nagtaka din ang babae kung bakit ito bumalik. Oh, bakit po kayo nandito ngayon? Inosenteng tanong pa nga ni Missy. Ah, gusto ko kasi ng kwek-kwek eh. Wala pa po kasing luto na ganun ni maaga pa po kasi, pero pwede naman po akong magpaluto sa mami ko. Ah, sige ba, andyan ba ang mami mo? Opo, nagtataka nga din po ako kung bakit hindi po siya umalis eh. Nag-uusap ang dalawa nang lumabas nga si Cathy mula sa bahay nila. Eric, ang aga mo ata. Nakangiting bati pa nga ni Cathy. Mami, gusto daw po ni Tito Eric ng kwek-kwek. Ah, ganun ba? Sige, magluluto ako, alok nga ni Cathy. Nako, nakakaya naman Cathy. Sagot naman ni Cathy. Wala yun, mabilis lang namang lutuin eh. Sige, salamat. Habang nagluluto nga si Cathy, naglalaro naman ang magama. Pinahiram ni Eric si Missy ng kanyang cellphone at salitan nga silang naglalaro ng games. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, ay lumabas na nga si Cathy, dala ang kwek-kwek. Nagluto nga rin siya ng paborito ni Eric, ang pork sisig na may chicharon pa. Ang bango naman yan. Teka, pork sisig ba to? Nagliwanag ang mukha ni Eric nang maamoy ang pork sisig. Oo, may karne kasi si ref namin, kaya naisipan ko magluto. Pasasalamat lang sa lahat ng tulong mo sa amin, Eric. Naku, wala yun. Wala naman akong hinihinging kapalit. Napamahal na rin sa akin tong anak mo, kaya masaya akong tumulong. Pero salamat dito sa sisig ha. May kanin ka ba? Natatawang sad pa nga ni Eric. Ah, oo, meron. Teka, dito na kaya kayo sa loob kumain. Aya pa nga ni Cathy na ikinatuwa naman ni Missy. Halatang napalapit na nga rin ito talaga kay Eric. Sabay-sabay silang kumain sa bahay nila Cathy. Malakas naman ang loob ni Cathy na papasukin nga si Eric sa bahay nila dahil wala ang kanyang kinakasamang si Willie. Nasa probinsya daw ito at may trabaho, pero malakas ang pakiramdam ni Cathy na may kasama itong babae. Wala na rin naman siyang pakialam na wala na rin ang natitirang respeto niya kay Willie dahil sa kasamaan nito sa kanilang mag-ina. Unang tikim pa lang ni Eric sa pork sisig ni Cathy ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. O bakit? Anong meron? Hindi ba masarap?
Nag-alalang tanong pa nga ni Cathy. Well, actually, this is by far the best pork sisig I've ever tasted. Pero nagtataka lang ako kasi pamilyar ang lasa nito. Pati na rin yung kwek-kwek. Hindi ko lang maisip kung saan ko to natikman eh. Kitang-kita nga sa mukha ni Eric na naguguluhan ito. Masaya silang kumain. Tahimik lamang si Cathy at nakatingin nga sa kanyang magama. Kahit hindi na nga nila naalala ang isa't isa, ay kitang-kita na magaan ang loob nila sa isa't isa. Lukso ng dugo, ika nga. Tito Eric, bukas dito ka po ulit kumain, ha? Excited pa nga na saad ni Missy. Hoy Missy anak, huwag kang ang ganyan, baka maabala siya. Nahihiyang sabi pa nga ni Cathy. Naawa din siya sa anak. Wala itong kamalay-malay na amanga niya ang kanyang katabi. Sabado naman bukas, wala naman akong gagawin. Teka, baka naman gusto mong mamasyal sa mall. Nakangiting sabi pa nga ni Eric. Hindi nga rin niya maipaliwanag pero parang sabik nga siyang makasama si Missy. Wow, talaga po Tito Eric? Ipapasyal mo po ako sa mall? Oo naman, bakit naman hindi? Eh pero, yun ay kung okay lang sa mommy mo. Mommy, okay lang naman po, di ba? Sama na rin po natin si Ate Tessie. Dagdag pa nga ni Missy. Ah, sige na, kung hindi naman nakakabala sa Tito Eric mo, ayos lang sa akin. Nahiyang sad nga ni Cathy pero ang totoo ay parang sasabog na nga sa kaligayahan ng kanyang puso. Kinabukasan nagpunta nga nang mulang magama kasama si Cathy at Tessie. Magkahawak kamay nga na naglalakad si Missy at Eric at nasa likod na naman sila ni Tessie at Cathy. Mars, parang tutulo na yung luha mo, kumalma ka nga. Mahalata tayo niyan eh. Pabulong pa nga na sabi ni Tessie habang sinisiko si Cathy. Oo, pinipigil ko naman eh. Masisisi mo ba ako? Masaya ako para kay Missy, karapatan niyang makasama ang kanyang ama. Alam mo kawawa din niyang si Eric eh. Siyempre gusto rin niya kayong makasama at makilala. Pero hindi nga lang niya kayo maalala. Kaya nga, nagpunta nga sila sa arcade ng laro lamang ng mga games ang magama. Nang mapagod nga si Missy ay nakaramdam na nga ito ng gutom, kaya naman nag-aya ng kumain si Eric. Isinama sila nito sa isang fine dining restaurant. Uy Eric, parang masyado atang mahal dito ah. Eh baka wala akong ibayad ah. Ayokong maghugas ng plato. Kinakabang sad nga ni Tessie. Ano ka ba Tessie? Don't worry, treat ko to sa inyo. Hindi mo kailangan mag-alala sa bill dito. Orderin mo lang lahat ng gusto mo. Nang makita nga ni Tessie ang menu ay nalula nga siya sa mga presyo. Napabulong na nga lamang ito kay Cathy. Grabe, ang galante pala nitong asawa mo, sis. Tignan mo yung menu, ang mamahal ng pagkain dito tapos ililibre lang tayo. Mayaman nga yan. CEO nga siya, diba sabi ko sa'yo? Kaya nga matapobre yung nanay niya ni. Ayaw sa akin kasi mahirap lang daw ako. Iritang sabi pa nga ni Cathy nung maalala ang mama ni Eric. Ayos lang ba kayo ang dalawa dyan? Tanong nga ni Eric nang mapansin nga na nagbubulungan si Tessie at Cathy. Oo, ayos lang kami. Ito kasing si Cathy, namamahalan sa pagkain. Palusot pa nga ni Tessie. Huwag kayong maglala, sa presyo ng pagkain dito, I got you. Nakangiting sad pa nga ni Eric. Masaya nga silang kumain. Panaytawanan at kwentuhan, matapos nga nilang kumain, nag-igot pa nga sila sa mall. Ibinili pa nga ni Eric si Missy ng mga bagong damit at laruan. Sinubukan naman ni Cathy na tumanggi pero ipinilit talaga ni Eric. Nang makauwi na nga sila ay nakatulog na nga sa kotse si Missy. Kinalong na nga lamang ito ni Eric papunta sa bahay nila. Nalungkot nga si Cathy nang magpaalam na nga si Eric. Kung pwede nga lang ay ayaw na nga niya itong pauwiin. Gustong gusto na nga niyang aminin kay Eric ang totoo pero natatakot nga siyang lumayo ito sa kanila kapag nalaman nga nitong totoo. Mauna na ako Cathy ha, salamat ulit, sumama kayo sa akin. I had a great time. Wala yun Eric. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh, kita mo naman. Ang saya-saya ng anak ko. Salamat sa iyo. Napalapit na ako sa batang yan. Maganong loob ko sa kanya. O paano, mauna na ako ha. Salamat ulit ha. Saad pa nga ni Eric. Pero sa isip-isip ni Eric sa totoo lang, hindi lang sa bata magaan ang loob niya, kundi pati nga kay Cathy. Salamat din Eric ha. Ingat ka sa biyahe, huwag masyadong mabilis ang pagtakbo. Yaan mo na yung mga visit na drivers na yan, huwag kang makipagkarerahan. Napalingon nga si Eric kay Cathy. Alam mo parang narinig ko na yan. Pamilyar yung sinabi mo eh. Hindi ko lang maalala kung sinong nagsabi sa akin yan. Sige na, gagabihin ka na. Ingat ka ha. Nang makalis na nga si Eric ay dali-daling kinausap ni Cathy si Tessie. Sabi ko sa iyo eh,
Kapag lagi niya kaming kasama, unti-unti kaming naaalala. Naalala na niya yung mga pangyayari. Ano yan, Mars? Sobrang asyumera, ha? Ayoko itang mag-assume. Hindi ito pag-assume. Yung lasa ng pork sisig at kwek-kwek, naalala niya. Yung mga bilin ko sa kanya kanina. Madalas ko yung sabihin sa kanya dati. Pagpapasok siya sa opisina. Nung asawa ko pa siya, lahat yun pamilyar sa kanya. Seryosong salaysay pa nga ni Cathy. Ewan ko sa'yo, Mars. Masyado ka lang masaya. Huwag mong itodo, baka masaktan ka lang. Babala pa nga ni Tessie. Nang susunod na nga na linggo, ay nagaya naman manood ng sine si Eric. Kasama muli nilang magina si Tessie. Magkatabi nga si Eric at Cathy sa loob ng sinehan. Mag-CR lang sana ako dito. San ba dito ang CR? Pabulong nga na tanong ni Cathy kay Eric. Samahan na kaya kita. Madilim eh, baka madapa ka pa. Alok nga ni Eric. Huwag na, nakakahiya naman. Nahihiyang sagot nga ni Cathy. No, it's okay. Samahan na kita. Nakangiting sad pa nga ni Eric. Naunang naglakad nga si Eric at kasunod naman niya si Cathy. Madilim nga sa sinehan kaya't hindi napansin ni Cathy ang isang baitang ng hagdan at nadapa pa nga ito. Buti na lamang at agad itong nasalo ni Eric. Napayakap nga si Eric sa pagsalo niya kay Cathy. Madilim man doon ay nagkatitigan ng dalawa habang yakap pa rin ni Eric si Cathy. Pareho nga silang hindi makapagsalita. Pero hindi may paliwanag ni Eric ang pakiramdam niya nang yakap niya si Cathy. He felt peace. He felt happiness. Eric, bitawan mo na ako. Naiilang nga nasaad ni Cathy. I'm sorry. Dali-dali na nga lamang niyang binitawan si Cathy. Inalalayan pa rin niya ito hanggang sa makababa na nga sila ng hagdan. Matapos manood ng sine, ay inihatid na nga ni Eric sa bahay nilang maginat si Tessie. Pasensya na pala kanina. Nayakap kita. Sinalo lang kasi kita para huwag kang mahulog. Paliwanag nga ni Eric. Nakangiting sad naman ni Cathy habang namumula ang pisngi. Wala yun, salamat sa pagsalo mo sa akin. Ang weird nga eh. Sad nga ng lalaki. Ang weird ng alin. Nung yakap-yakap kita, it felt so familiar. I felt so much peace and happiness. Namula nga si Cathy. I'm sorry, I should go now. Salamat sa pagsama sa akin, nag-enjoy ako. Sad nga ni Erica, tumalis na nga ito. Nakarating naman kay Maya ang balita na lagi daw nagpupunta sa lugar na yun si Erica, kaya tagad nga niya itong pinuntahan sa opisina at kinumpronta. Hon, what are you doing at that slum area? Ang balita ko na nakarating sa akin eh, madalas ka raw doon. Hindi safe doon ah. Baka ma-hold up ka doon at isa pa, baka makasagap ka ng germs doon. Ew! Maarting sad pa nga ni Maya. Dinalaw ko kasi ang tauhan kong na-aksidente. Sagot na nga lamang ni Eric kay Maya. Han, you're the CEO of your company. You didn't have to do that. May mga HR personnel naman at messengers naman kayo, diba? Alam mo, napalapit na sa akin ang mga taong yun. I just want them to feel na hindi ko sila pinapabayaan. I wanted to personally give them the help they deserve. Pilit na pinapaliwanagan nga ni Eric ang maarteng si Maya. Ano ba yan? Masyado ka namang mabait, Han. Baka abusuhin ka naman ng mga yan. Kontra pa nga ni Maya. Hindi naman siguro. Anyway, I've met this child sa area na yun. Nagtitinda siya ng mga pagkain. Napakabibong bata. You know what? I think we've never talked about this, pero I feel like ready na akong maging ama. Ilan ba ang gusto mong maging anak after the wedding? Malambing na saad pa nga ni Eric sabay hawak sa kamay ni Maya. Anak? Napataas ang boses ni Maya. I never said I wanted children. Nakikita mo ba itong katawan ko? Masisira to kapag nagkaroon ako ng anak, so no. I don't want to have children. I think we'll be happy. We have each other naman, honey. That's enough. Dagdag pa nga ni Maya. Pero hindi ba't normal namang bumuo ng pamilya pagkatapos ng kasal? Irritable pa nga natanong ni Eric. Yeah, but I don't want that. My body, my rules. Ayoko ng anak, period. Pagkasabi nga noon ay padabog pang ang umalis si Maya. Pinabayaan na nga lamang muna ni Eric na umalis si Maya. Sa bahay naman nila Cathy habang naglilinis si Missy ng bahay. Gusto sana niyang surpresahin ang kanyang ina. May nakitang itim na bag si Missy at nagtaka ito dahil ngayon lamang niya nakita ang maliit na bag na yun. Nakatago yun sa pinakasulok na bahagi ng cabinet ng kanyang ina. Binuksan nga ni Missy ang bag at nakita nga niyang isang diary at isang maliit na photo album. Nagulat nga siya.
nang makita ang larawan ng nasa photo album. Ha? Si Tito Eric to ah. Bakit kalong-kalong niya ako nung baby pa ako? Magkakalala pala sila ni Mommy? Bulungan ni Missy sa kanyang sarili. Maya-maya ay nakita nga niyang larawan ni Eric at Cathy. Wedding pictures yun. Doon na napagtanto ni Missy na si Eric ang kanyang ama na sinasabi ng kanyang ina na nakalimot nga sa kanila. Umiyak na umiyak si Missy. Sa kanyang murang edad ay hindi nga niya maintindihan ang mga nangyayari. Habang umiyak si Missy ay nakarinig nga siya ng isang pamilyar na boses. Missy, Cathy, andyan ba kayo? Tawag nga ni Eric. Biglang tumakbo palabas ng bahay si Missy. Daddy! Sigaw nga ni Missy at diretso nga na yumakap ito sa ama. Oh, Missy, why are you crying? Okay ka lang ba? At bakit mo ko tinatawag na daddy? Namimiss mo ba ang daddy mo? Nag-alalang tanong pa nga ni Eric kay Missy. Ikaw po ang daddy ko! Umiyak nga na sad ni Missy. What do you mean, Missy? Naawa nga si Eric kay Missy. Akala ni Toy namimiss lang ng bata ang kanyang sariling ama. Halika po sa loob, ipapakita ko po sa inyo. Hinawakan nga ni Missy ang kamay ni Eric at isinama nga ito sa loob ng bahay. Pagdating nga sa sala, ay inilabas na nga ni Missy ang diary at photo album. Hindi na napigil pa ni Eric ang maiyak habang binabasa ang mga sinusulat ni Cathy sa diary. Hindi niya matanggap na ang kanya palang magina ay dumaan sa sobrang paghihirap at lungkot nang dahil lamang hindi niya maalala ang mga to. Nang mga oras na yun ay tila nanumbalik nga ang ilang alaala kay Eric. I'm sorry, I have to go. I'm so confused right now. I just need some time, I'm sorry. Umiiyak pa nga na saad ni Eric. Niyakap nga niya ng mahigpit si Missy tsaka umalis na nga muna dala ang diary at mga larawan nila. Mag-isa si Eric sa kanyang kotse. Ipinarada niya ito sa isang parking lot. Doon niya binasa lahat ng naisulat nga ni Cathy sa diary na yun. Iyak siya ng iyak. Unti-unting nanumbalik ang kanyang alaala. Unti-unting naging malinaw ang lahat sa kanya. Una niyang pinuntahan ng kanyang ina. Mama, paano mo ito nagawa sa akin? Umiyak nga tanong ni Eric. Anong pinagsasasabi mo, iho? Kinakabahang tanong naman ni Doña Vering. Alam mo kung anong sinasabi ko sa iyo, ma. Galit pa nga ni saad ni Eric. Ayos ka lang ba, iho? Ano bang nararamdaman mo, ha? Baka epekto yan ang aksidente mo. Natataranta pa nga ang matanda. Batid niya na nalaman na nga ng kanyang anak ang kanyang ginawa. Nasaan ang magina ko, mama? Tanong pa nga ni Eric sa kanyang ina. Bakit ba? Ako ang tila sinisisi mo. Kagustuhan niyang asawa mo ang umalis. Wala akong ginawang masama, ha? Depensa pa nga ng ina niya. Mahal ako ng asawa ko, mama. Hindi niya ako basta-basta na lamang iiwan ng walang dahilan. Depensa nga ni Eric kay Cathy. Inilabas na nga ng kanyang ina ang kasulatan na may pirma pa nga ni Cathy. Tignan mo to! Pinirmahan ito ng iyong asawa nang tanggapin niya ang 10,000,000 piso na binigay ko. Pilit pinapakita ng matanda ang papel kay Eric. Hindi mukhang pera ang aking asawa, mama. Kilala ko siya. Hinding-hindi ako ipagpapalit ng aking asawa sa pera lamang. Isa pa, bakit mo siya alokin ng pera kapalit ng paglayo sa akin? Nagawa ko lang lahat ng yun. Dahil hindi mo sila maalala at naguguluhan ka. Tuwing nakikita mo sila kaya minabuti kong palayuin muna sila. Pero hiningaan niya ako ng pera kapalit ng paglayo nila. Imagine! Pagsisinungaling pa nga muli ni Doña Vering. Mama, nakatira ngayon ang aking magina sa isang mahirap na lugar. Paano sila titira sa ganung lugar kung meron silang 10,000,000? I don't know, anak. Maaaring naubos na nila yon. O kaya pinanlalaki. O kaya ginastos ang sobra, pinangluho. Hinding-hindi yan magagawa ng aking asawa, mama. Hindi ako makapaniwala ang sarili kung ina ang gagawa nito sa akin. Kung hindi pa rin ninyon matatanggap ang aking asawa dahil lamang mahirap siya, wala na akong magagawa. Mahal kita pero mahal ko ang aking magina. At ngayong bumalik na ang aking alaala, hindi na ako makakapayag pa na hadlangan ninyo na mabuo ang aming pamilya. I'm sorry, mama. Pagkasabi nun ay umalis na nga si Eric. Pilit pa ngang pinigilan ni Doña Vering si Eric pero iniwan pa nga rin siya nito. Ang sunod ng pinuntahan nga ni Eric ay ang kanyang inaakalang kasintahan na si Maya. Ohan, why are you here? Sobrang miss mo na ba ako? At hindi ka na makapaghintay pa na makita kita? E bukas naman magkikita tayo sa seminar para sa ating kasal, di ba? Malambing at maarte pa nga nasabi ni Maya at takmang hahalik pa nga sana sa pisngi ni Eric pero umiwas nga ang lalaki.
Bakit ka nagpanggap? Maiksing tanong nga ni Eric. What do you mean, hon? Kinakabahang tanong ni Maya. You know what I mean. Inutusan ka ba ng aking mama? Maya? Look, I like you. I've always have. At sabi ng mama mo, ay hindi mo raw naalala ang magina mo kaya't okay lang na maging tayo. Palusot pa nga ni Maya. Pero niloko mo ko. Pinaniwala mo kong nobya kita. Kahit hindi naman talaga. Tiit pa nga ni Eric. Well, things we do for love, right? Wala na rin nagawa pa si Maya kundi umami na nga sa kanyang kasalanan. Nang makumpirma nga ni Eric, ang lahat ay pinuntahan na nga niya si Katika agad. Naabutan niya itong nagsasalansa ng mga paninda. Kati, alam ko na ang lahat. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong nga ni Kati. Kati, patawarin mo ako kung nangyari ang lahat ng to. Hindi ko to ginusto. Naaalala mo na kami ng anak mo? Tuwang-tuwa na tanong nga ni Kati. Oo, Kati. Nakita ni Missy ang mga larawan at diary mo at ipinakita niyang mga to sa akin nang magpunta ako sa inyo. Bakit hindi mo agad ipinagtapat sa akin? Tanong nga ni Eric. Sagot naman ni Kati. Natakot akong layuan mo kami kapag sinabi ko sa iyo. Dahil nakita ko rin na masayang-masaya kayo, lalo na ang anak ko. Patawarin mo ko, Kati. Alam ko namang hindi mo kasalanan, Eric. Ang importante, nagbalik na ang alaala mo. Hinding-hindi na ako makakapayag na magkahiwalay pa tayo ng ating anak. Andito na ako, mahal ko. Hinding-hindi na tayo maghiwalay pa. Sad nga ni Eric sabay yakap kay Kati. Magkayakap pa nga ang dalawa, pareho silang masaya. Ngunit isang pamilyar na boses ang bigla nilang narinig. Aba, ayos ah! Napakagandang eksena, taksil kong asawa. Nangungutya pa nga na saad ni Willie. Asawa? Ako lamang ang nag-iisang asawa ni Kati. Galit na saad ni Eric. Ikaw ba yung asawa niyang nasiraan ng ulo at nakalimot sa kanila magina? Pangungutya pa ni Willie. Hindi ako si Raulo. Nakalimot ako nang dahil sa aking aksidente. Alam ni Kati na kung hindi lamang nawala ang aking memorya, ay hinding-hindi kami magyakahiwalay. Sabi pa nga ni Eric. Ano to, Katya? Anong tingin mo sa akin, panakip butas? Galit nga na sabi ni Willie. Na porket bumalik na ang alaala nito, iwan mo na ako? Manggagamit ka rin pala, ano? Dagdag pa nga ni Willie. Pinakamalaking pagkakamali ko sa akin, boy, ang pagsama sa'yo. Umasa akong may magmamahal at mag-aalaga na sa akin ng tunay pero puro sama ng loob ang ibinigay mo sa aming magina. Kahit kailan, hindi ka naging ama sa aking anak gaya ng ipinangako mo. Umiyak nga na sabi ni Kati. Tapos na lahat ng kasamaan mo sa asawa at anak ko, Willie. Kukuhanin ko na ang aking magina at wala kang karapatan sa kanila. Kasal kami ni Kati. Mag-asawa kami sa mata ng Diyos at ng tao. Kung susubukin mo manggulo, ipapakidnap kita at lagot ka. Seryosong sabi pa nga ni Eric. Wala na nga ring nagawa pa si Willie. Sad pa nga ni Eric na kinuwento daw ni Kati ang naging pagtrato nga sa kanila at maaaring siyang kasuhan. Wala na rin nagawa ang lalaki. Basta sa kwento ni Kati ay alam niyang mayaman at makapangyarihan ang pamilya nila Eric. Sus, edidalin mo. Puro pabigat naman yung mga yan eh. Sa'yo na yung losyang mong asawa. At yung sakitin mong anak. Galit na sambit pa nga ni Willie. Dali-dali namang kinuha ni Kati at Missy ang kanilang mga gamit at sumakay na nga sila sa kotse ni Eric. San po tayo pupunta, mami? Tanong pa nga ni Missy. Sagot naman ni Eric. Uwi na kayo ng mami mo sa bahay natin, anak. Talaga po, Tito Eric? Daddy, anak. Daddy ang itawag mo sa akin nang maliit ka pa. Oo nga po pala. Daddy, uuwi na kami ni mami sa bahay mo. May mga laruan po ba doon? Oo naman, anak. Marami kang laruan doon sa kwarto mo pero baka nakalakihan mo na ang mga yun. Mamimili na lang tayo ng mga bago mong laruan at damit. Masayang sabi pa nga ni Eric habang nagmamaneho ito at nakaupo naman sa likod ng kotse si Missy. Napatingin si Missy sa kanyang ina. Hala, mami, mamimili daw po tayo, sabi ni Daddy. Oo, anak, excited ka na ba? Walang paglagyan ang tuwa ni Kati. Kaya tagal niyang hinintay na mangyari ito sa kanilang pamilya. Opo, mami! Nang dumating na nga sila sa bahay nila, ay halos hindi nga makapaniwala si Missy sa kanyang nakita. Mami, bahay natin to?
Manghang-mangha nga si Missy. Para itong mga Kastilyo sa mga cartoons na napapanood ko lang, Mommy. Dagdag pa nga ni Missy. Oo anak, dito tayo nakatira dati. Paliwanag nga ni Cathy. Bago pumasok ng bahay ay niyakap nga ni Eric ang anak. I'm so sorry for all the things that you and your mama had to go through. Dahil lamang nawala ang memorya ko, sana mapatawad niyo ko. Emosyonal nga nasabi ni Eric. Hindi po ako galit, Daddy. Mahal na mahal ko po kayo. Sagot naman ni Missy sabay yakap nga sa kanyang ama. Pagpasok nila ng bahay, ay nakita nilang nakatayo nga sa sala ang ina ni Eric. Mama, what are you doing here? Gulat nga ng tanong ni Eric. Hinding-hindi na ho ako susunod sa mga gusto nyo. Kung dati ho ay naging sunod-sunuran ako sa inyo, hindi na ngayon. Hindi na yun mauulit, Mama. Ipaglalaban ko ang aking asawa. Ipaglalaban ko ang aming pamilya. Sad nga ni Cathy. Simula nang ipagtabuyan nga sila nito, ay ngayon lamang niya ulit nakaharap ang ina ni Eric at nanumbalik lahat ng sakit at galit niya nang makita niya ito. Kung may binabala kayong gawin, para paghiwalayin kami, makakalis na ho kayo, Mama. Hindi na ho ako makakapayag na wasakin pa ninyo muli ang pamilya namin. Lumuluha nga ang mama ni Eric. Nang magsalita, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyong mag-asawa, pati na rin ang inyong anak. Batid ko ang hirap at sakit na pinagdaanan ninyo nang dahil lamang sa akin. Patawarin mo ko, Cathy. Hindi kita natanggap dahil galing ka lamang sa mahirap na pamilya. Pero ngayon, alam ko na mahal mo ang aking anak. Patawarin mo ko. Salamat na tatanggap ninyo ang inyong pagkakamali, Mama. Magulang kita at hindi kita kayang kamuhian habang buhay. Pero, hindi pa namin kayang magpatawad sa ngayon. Sabi nga ni Eric sabay yakap nga sa kanyang asawa. Na sumang-ayon din naman sa sagot niya. Lumapit naman si Doña Virin kay Cathy. Patawarin mo ko, iha. Naging masama ako sa inyo ng apo ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad niyo ko, hindi man ngayon. Pero sana balang araw, mabigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Wala akong problema, Mama. Pero gaya ng saad ng asawa ko, hindi madaling magpatawad at hindi madaling ibigay ang tiwala muli kapag nawasak nito. Nakangiting sabi pa nga ni Cathy. Samantala pagkatapos nga ng confrontation na yun, sinubukan naman ni Cathy at ni Eric na kalimutan na nga ang nakaraan. Pero hindi na nga muna nila pinapasok sa kanilang buhay si Doña Virin dahil hindi naman sila makikipagplastikan sa sobrang samaba naman ang naging sitwasyon ng dahil kay Doña Virin. Naging masaya muli ang pamilya nila Cathy at Eric. Samantala nakita naman nila ang unti-unting pagbabago ng ina ni Eric. Si Cathy naman ay nagtayo ng isang restaurant at kinuha nga niyang manager si Tessie. Marami silang pinagdaan ng hirap at sa lahat ng yun kaagapay nila si Tessie. Ngayong nakabalik na nga sila, sa marangyang buhay ay nais din ni Cathy na matulungan si Tessie. Si Maya naman ay ng ibang bansa na lamang. Mahal niya si Eric pero tanggap na nga niyang bumalik na nga ito sa kanyang asawa at anak. Mula nga noon, namuhay na nga sila ng matiwasay at puno ng pagmamahal at wala na nga silang mahihiling pa. Kontento nga sila at nagpapasalamat nga sila sa Diyos na naging sentro nga ng kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Eric at Cathy kasama ang kanilang anak na si Missy. Maraming salamat po sa lahat nang mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Anita Hernando, Judith Gatpayat, Jenjen Ellen Fortuno, Kiarsa, Cora Tawag, Erlinda Chong, Presbyteros Rose, Osonalito, Ellen, Irma Valerio, Jim Estacio, KP, Lorna Mariano, Del Maui, Teresita, Teresa Bulie, Lucila Regalado, Deo, Bernardo Rosario, Zenaida Cardana, Rosalinda Gito, Gina Argueles, Encar El Samayo,
Ilumina, De Villegas, Rose Olalia, Cherry Lorono, Miriam, Mabuya, Jocelyn at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay